Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So ang peace na gitawag diya kang Jesus, peace with God. Iba yung peace of God. Sa Philippians chapter 4 verse 7, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus our Lord. Through the read, peace with praise the Lord. Hallelujah. By home also, we have, sinakabutan ka sa like translation, by home also, we have access by faith. Next. By faith into this, everybody say this. This grace wherein we stand. And we glory. Sa nakabutan niya sa English nga, sa King James, paliho. And we rejoice in hope of the glory of God. Gusto na kong imayimayon ni mga isulkay. Ang kasagaran ng atong mga expound, ng atong mga explanation na isip preacher, pero ang tinuhugit ng word of God din ato, mahimay-himay din ato masamtan. Sa gisgutan nila, faith and grace. Now listen to me very closely. Ako ning teaching and preaching. Faith and grace. So medyo confident na pastor kay na ay grace, na ay faith. Amen. Pero sa verse 3, nagkalalong ang explanation ni Apostle Paul. Iyon siya, not only so, but we glory in tribulations also. Amen. Lord. Amen. Kaya hay na pirmi ang grace of the faith. But Apostle Paul said, but not only so, but we glory in tribulations also. Amen. Knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope. So verse 5, and hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts. Amen. By the Holy Ghost. Yeah. Which is given unto us. First, by faith. The second, by the Holy Ghost. So verse 20. Moreover, ang sadra sa English na King James. Moreover, the law entered that offense might abound. But where sin abounded, grace did much more abound. Amen. Imagine ang settings, ha? I believe nga doon na ni chronological order. Grace, a faith, and then grace, and then tribulations, experience. Amen? I-explain niya. Pero mibalik sa 20. Because if you already did your best, then you fail. Here comes grace again. So diyan ni kubo ang sala, mas milapaw ang grasya. Father, we are with you for the word today, O God. Bless my hearers today, and bless me, Lord, as a preacher. We claim the great revival in the mighty name, in the holy name, in the precious name of Jesus Christ. Shout it, amen! Yeah. One more time, palapakan natin ang Diyos. Umang sa matusong eslingin sa mangyay. Ilig ko og mga suspense nga preaching title. Siguro na yung mga nakakita nga gugma pa more ang ako mga titles of message. Amen, amen. Na nakakita na mga kaigsuona. So daghang mga suspense na din. Maka-incongrabi ng titulo from Tiwali. Pero karon gusto na akong pure word of God. Hindi ko magkuha mga isuona sa sulat ni Pablo sa itong ibasa. Preaching this afternoon on the subject that says, this grace in which we stand. This grace
in which we stand. Laman na yung katapad na siyang bida si Grace karon. Og na Grace Grace, imo na ron. Please, let's let mga kapatid. Hallelujah! God bless. Praise the Lord! Yes. Enjoy with the presence of the Lord. Hallelujah! Salamat usap sa atong kuskan na MC kagalina. Actually, sir, karoon na kami nakita. So, sa Chimoy, karoon na kami nakita, mga guys. Pero nagkaduhog na ito sa iyaga siya na pastor sa Asyutis, mga guys. Amen. Ingo na, writer, we need faith to go. But we need grace to stand. Ang atong kaluwasan, mga kaigsuunan, dili mong pwedeng mudagan ka sa layo na dapit, nga din na-enjoy ka sa imong journey, sa imong kaluwasan, kung dili mo balikan ang pinakadubukan nganong naluwas ka. Amen. Tungod sa grasya, naluwas kita. Amen. I don't care kung hallelujah buutan ka ng pagkatao o gipanganak kang hilumon o nangasan o tabihan o maritison mga kaigsoonan, pero kita tanan nakabinipisyo sa grasya sa Ginoo. Without grace mga kaigsoonan, walay tao hallelujah na nagwali sa pulong sa Ginoo. Without grace hallelujah wakaroy naglingko diha ka nagpagpumpaw sa tingod doon ang salamat. Hallelujah! Ang dagang nag-misinterpret sa pagwali nga din, ningon sila nga we are now in this grace dispensation. Yes, makainon kong half-truth. Because the word grace, if you study mga kapatid, naanasyadaan sa Genesis. The word grace, dili lang ang Gentiles ang nakabinipisyo o sa ato karong panahon. Nga naman sa Genesis chapter 6 verse 6, and it repented the Lord that He made man on the earth and it grieved Him in His heart. Maunang ni plano ang Diyos, nagmahay siya mga kaigsoonan nga iyang nabuhat ang tao. Maunang plano siya nga iyang nagladon ang tanang mga tao na nagpuyo sa kalibutan. Apan sa sunod ka versikulo sa verse 8, that Noah found grace in the sight of the Lord. Pagandino mo, this is so ngilingig na. Yes. Na naman nagplano siya. Sa'yo siya ang una-una sa tao, lulun ka nautan sa Genesis chapter 6. Yes. Muna, muingod na, ah, mas grabe, hirap mong kaliwa, grabe ka na doon. No. Sa Genesis pa lang, may nature na sa tao, ang pagkadautan. That's right. Pero ni sa nature sa tao, ang pagkadautan, aduna tayo, other side, nga din, gikan sa Dios. Amen. Nga din, bisan unsa ka kadautan, maabot din ang adlaw, bisan maghigda ka sa kagabiyon. Muingod ni kang gusto kitong magtinarong. Nga naman, adunay espiritu na nagpuyo ka nimo. Gatikan sa Diyos. Hallelujah, come on! Tignan ka tao na adunay sa kanyautan. Tao ka, na adunay Diyos na nagpuyo sa imong kinasuluman. Amen! Hallelujah! Ako naglago ng tao. Hantod sa mga mananap, kikal sa magagagmay mga bata, hantod sa mga hantong, akong naglagol sila. Pero sa verse 8, but Noah found grace in the sight of the Lord. Hallelujah, unsay nakapalipay kanako isip preacher. Now listen to me very closely. Naka mga preacher gabi abot ng millions of millions sa panahon ni Noah. At unay taga mga tao lukop na halos sa kaliputan. Apano sa magiging kandoa ang iyang napalgan. Come on! Dahan tao sa anak ko. Apano sa kana niluwas sa nilo. Dahan tao sa kaliputan. Apano sa ka ganipilig sa nilo. Usa ka ganitawag sa nilo. Din ako musubay sa akong preaching outline. Subay ko sa Holy Spirit. Yes, amen.
must be celebrated. Yes, that's right. Every now and then, don't forget asa tagihan. Yes. Sabi ang wapang gracia, kita ang kusog mo tunggak siguro. Come on! Reach it! Come on! But because of the grace of God, as Apostle Paul said, I am what I am today, but by the grace, but by the grace of God. Hallelujah, salamat! Kapisan mo ka pagkalihan ko. Ang Diyos magsugo, nagkinahanglan aduna mo'y celebration. Yes. Basahin yes. Genesis. Hikat sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Kung imo basahon dira mga isuna aduna sa daghang mga piyesta. Amen. Ang original sa piyesta kita. Amen. Biblical man ang piyesta mga isuna kaso lang gihimo na ang gi-apply sa uban nga dili maayo. That's right. Pero ang original sa piyesta ang Diyos. For one purpose, para hinumduman ang iyang nabuhan, yes. Alam ka na ito. Sa lihang ng Israelites na pa mga kaisunan sa Egypt, hallelujah, katapusang hampak, ningon ng Diyos Moses, hallelujah, karong gabi, moagi ko diya sa Egypto, huwag ang tanang kamagulangan akong pamakuranda. Kapaning na ang kaliwat ni Israel, ilang pahiran ang ilang mga pusahan o mga dugo, kaysa niyang makita na ako ang dugo, akong isailo ang kamatay. Come on, somebody. Hallelujah. Nagpahit sila ang dugo. Ano'y kamatay na may tabo. Come on, hallelujah. Oya, ang among katapad kag geobertical, grabe po, what is this kasi patay? Pero kami tiyamba ha, huy di na tiyamba, protection na. Ang sagutaw ng tiyamba, why tiyamba sa Ginoo? There is nothing going to happen without God's permission. Tiyamba ha, gino eh. Ang kumpari siningan ba, patay na. Ako na tiyambahan, buhay pa, huwag din na tiyamba. Amen! Yes, Lord! Isang tanga itong ng imong baga sa Ginoo. Aron pabilin kang naginawa ng mga kaisunan. Come on, somebody! Every day, na-enjoy na sa goodness of God. Every day, na-enjoy na sa Pilipino. Hallelujah! Ang ganyang ang Diyos dito sa inyo. Ang matagpuntahan, hallelujah, nga doon ay dugo. Misailo lang ang Diyos, huwag wala pamatya. Hapan ang tanang kamagulangan ng lalaki sa taga-Ehipto, patay silang tanan. Hapan mingon ang Diyos, tanawan eh. Mingon ang Diyos sa Moises, isubo ni sa tanang kaliwat. Di lang karong kaliwatan. Nga doon na sila ay fiesta sa pagsailo. Hallelujah!
Hallelujah. Kinahanglan ilaning pagabuhaton from generation to generation. Nga adunay celebration. Come on, hallelujah. Celebration of God's goodness. Celebration of God's mercy. Celebration of God's protection. Celebration of God's favor. This is the day of celebration. For 6 years, di tanang katao. That's right. Kung naay mo barog diri pastor, sukat sa kung pagkatao. Sa hindi lagi mo katawa, murag may diferensya ka. Ay, amen. Hallelujah. Amen. Not only so, but we glory in tribulation. Woo! Natugod tayo mga mindset ba na sa'yo? Let's go. Isa ato, sister. Akong nabantayan ba? Sukat kong nalagal. Inubidad na ng problema. Come on! Hallelujah! Padayon, wali! Huwag ikakamang problema sa unang mapagkamangalagal. Naalakay ka pa doon nga, tungga-tungga. Oo. Di ba? Nakaisin yung suyo. Pauta na rin ng mga dagati, mga palayunong. Radaki, problema na ano. Pero sa'yo mo nimitis sa sayaw ba? Oo, nangalagad ka. Nampubog ka. Oo, nangalagad ka. Wala kay barka. May iso normal rin ang sa'yo mo at nagbarka na sa'ng nangalagad. Yes! Hallelujah! Praise the Lord! People come and go. Amen! Amen! Doon ang sikreto sa kinabuhi ng galibalik na kunis sa mga pitches na ito. Doon ang sikreto sa kinabuhi, magsasamaw na yung i-apply, magmadawabon ka. First, kumpara ni mo, ipaglaban mo. Amen! Hallelujah! Yung ipara ni mo, let it go. Hallelujah! Nagbarkada, maging lonely to sa iba sa nangalagat at tinarong. Dawas na palimpalin ka. Come on. Tama. Kung asang simba, baka ito akong disco, dito ko ka. Da. Power. Pero pag tinuro na yun, into this grace wherein we stand. Sa pagpangalagos, sino dapat na ako'y baruganan? Yes! Hallelujah! James chapter 4. Now let's look at it very closely. James chapter 4. Si Santiago mingon, claro mamingon. He adulterers and adulterers. Know ye not that the friendship of this world is enmity with God? Yes. Therefore, whosoever the friends of this world are enemy of God. God. Ito ka mong ganaan tangan. Kay barkada diri sa sulong simbana. Barkada na ito tanan. Pag mo na yung mentalidad na ito nga, atong goal nga, ma-please gid ang tanang tao. My friend, we cannot please everyone. Yes. Okay. We cannot please. Sa imo lang, hinapay nanay, masuya, anak. Kini nga nung silibana ko, murang guwapo kay Kwani, akong feeling, pero naka siguro nang asoko. So, nila po, Miss Kapitan, sabi niya. Hallelujah. We cannot please everybody. The true story, I don't know, true story or basta story ni Manay. So, ako nilalungkan sa napa ko sa business world, mga guys. Sa seminar na ako, sa training. So, we cannot please everybody. Iba niya rin doon. May doon ka, amahan o anak. May anak, lalaki. Ginaslip kabaw. Ilagigoy ng kabaw. Igoy nila, pagkagin niya, stickers parang dahil yun. Mga tawahan na ba? Mga yan ba? Ang mga marintis ba nang, di ba? Naikabaw, wasakit. Nakadungog sila, sir. Inilang disakyan. Lakawit ang kabaw, sakay lang doon. Sa una nga na pong barangay, ninon, huwag kaluoy ni nga mag-anak.
Kagamay skabaw, gisakyan nilang duha. Kao man nilang duha. Inyo, natabahan. Anak, ikaw na'y sakay na. O sige, sakayan na na. Pangamahan mo'y nagbulo. Sa unang barangay ngayon, ikaw ay batasan na nang... Anaka, ang amahan na tiguan mo'y gipalakaw. Siya mo'y nagsakay. Adugay, ibayin mo na po ito. Cut the long story short. Ibayin mo na po. Kaway batasan, amahan na. Ang anak mo'y gipalakaw. Kabalong mo kung sa'yo nahimo, Pastor Lison, sa unahan, ilang ibas ang kabaw. Churches ka akong gingon. Nag-contest mga egso ng Buddhist, Islam o Christian. Pamatod ka na ito, kinsay tinuod ka niyo sa atong gyalagaran. I challenge everyone, every religious group or leaders sa 50 floor kung kinsay tinuod niya Ginoo, kung kinsay mulukso nito ang iyang Ginoo muluwas kanina. Urog ng tagang nirelihiyon. Kailay ganoon. Ingon din Muslim. Ako atapang! Ako una! Siya sa 50 floor. Lagyat siya. Ala! Sa sikat floor, hanggang sa first floor. Tum! Dung mo ka Muslim. Ayun na, ganang simpinta ka pa na pa. Ang Christian na puro-puro ka ng Diyos. You're busy, bagito. Ano ng Buddhist? Ano ng Buddhist? Ako pumatulan kasi Buddha mo'y tinuod. Batong siya sa iba, umagreso ng lukso siya sa Buddha. Pagkakaduha ka, Flora. Buddha! Dimbalik ang Buddhist. Ang Christian. Puro siya doon, basta ito ako sa kumangasala. Sa ating na mga nahibo, Ginoo, lukso sa Jesus! Nabantay mo nang magpakita ba sa Ginoo na danghat? Jesus! Pagkili ka ba ko nung pastor, ginito nung ato ang generasyon sa mga pastor. So na mga pastor, usa lang ako, Jesus! Ayaw mga masalita. Mga iro ko nung Jesus din, dagan! Karoon mga isunan mo rin ko, Jesus din! Naalo ba ang tapit mga ganito? Ay, pastor, ganang wali, pastor, na naihubog ni samok ba? Wali ang pastor. Tunga-tunga, parabin sa wali ng hubog, siksamok-samok, sisingit-singit. Yung ulo ba kita sa pastor? Lingi po mga mingro. Jesus name! Pero daang buot pa, Jesus name! Basta ang hubog, sumbon. Ibas mga membro, grabe ka ho ang Jesus name ni Pastor Rui. Sunggugon. Dahanan. Luso ng Christian. Jesus! Jesus! Bainti na. Jesus! Pagkatulog ka floor, isa, Buddha na lang! Buddha! Bangun siya sa taas ng Pastor Rui. Agoy! Tarong ka niya itong ginabuhya. Jesus ni Jesus mo. Kung nga nito ang sunan, Buddha. Buddha na lang. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Praise is activated through faith. Amen! Now listen to me, parang kasabta na ito tanay. Grace is the word of God. Yes. Amen. So grace is dan. While faith is do.
Yes. Ini nasabdan? Amen. Kailangan mag-uyuban ng ilang pagtudlo. Mura di half truth or one fourth truth, prabala. Wa na tayo buhatun. Kailan huwas ka pinagi sa grasya. Duh. Ano nang wali pa magkagawa ka kay buhatong daw? Dito sa Bohol, ang among nasundan, kasa dinanangat, di ko magnano, ganyo, yung hindi mataproud sa mga, proud ka sa nga sa tunay. Yes, amen. Pero inanangat, doctrine, siya mo, ganyo mga Pentecostal, magwali nga pinahanggan, naapay buhaton para maluwas, wala na, ibuhat na sa ginawatan. Now listen to me, there is what we call saving grace. Right. Sa tayong grasya nga nakaluwas ka nato. Amen. Ephesians chapter 2, kung ako masipya. For by grace are you saved through faith. Amen. And not of your works. Amen. Amen. It is a gift of God. Yes. Hallelujah. That no man or no one should boast. Right. Listen to me. Dili sa buhat, kundi sa pagtuo. Pinaagi sa grasya na aluwas ta. Amen. So nag-refer to siya sa buhat sa Dios dito sa krus sa Kalbaryo. Glory. Kaya kung continue mo na lang a verse sa Ephesians chapter 2 kung ang masipyat ana mga kaisunan. Mayroon dito, but we are His workmanship. Amen. For all the good works by Jesus Christ. Amen. So naanay, good works, buhat pasabot, na ay done. Amen. Or done deal. The finished task. The finished mission of Jesus Christ. Sa diyang nagdumpas sa cross sa Kalbaryo. But it doesn't mean wakay participation. Ang kaluwasan kinala natay participation. Yes, hallelujah. Grace is activated by faith. Amen. Hello? Amen. So sa diyang nakay pagtuo, di palagman ni Santiago. Ingang si Santiago, pakita ito sa iyong pagtuong. Yes, amen. Pinuhatan, kaya pakitaan mo daw sa pagtuong na pinuhatan. Yes, amen. Kaya may ngunyan, lawas pa kahit kung wala espiritu, yes. Mausap ang pagtuong kung wala ay buhat. Amen. Yes. Kaya diklaro ni Santos Pablo sa Philippians chapter 2 verse 12. Wherefore, my beloved, as ye have obeyed, not as in my presence, but now much more in my absence, work out your own fear and trembling. Sinabi tayo ato nun, na inabuhat ni Jesus Christ, na po tayo participation. Usa kay nindot anino ako ray magsigwali diri kamo nang nabong diha kala ay pastor amen amen nagwati ko uya kamo mag amen para sa dia amen hallelujah sayo pud na kinabuhi ha tigang kinabuhi kunya giluwas kay pasaylo kay kasi mo makalabas because of my blood naluwas ka now usa may mong buhaton ron. Ngayon ka, huwa, Lord. So naatay po natin. Yes. Pasabot ni Santos Pablo. Sa journey sa ato ang kaluwasan, pinaagi sa grasya, pinasikat sa pagtuo, at tunay mga tribulation. Yes. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. At tunay mga kasalanan. Yes. Anong tatay mag-iagya daw, makapasakit sa atong dugo. Yes. Ayaw ko na. Ay, the Lord. Sayo ba, dita ma-Christian, dita ma-emosyonal. Amen. Ngayon malagay sa unang mga parahubog ta. Huwag na tayo utang, hindi ba tamang problema sila niya at tungga. Muna nga mga tindahan ito ang mag-utang na lang. Huwag utang ka ron, ugma. Eh sige ka na kayo utang sila. Pero ano mga lagi ka nag-uol? Karoon na Kristohan, ano ka nag-utang? Lord, na ako'y utang. Lord, Lord, pamatay na kuha niya. Hallelujah! Tapos mo, it's not about how big your problem is.
It's about how you respond. Amen. Kung di ka perfect, ano, di ka maayong mo response para kay isunan sa may abot o gipian ni mo, mo ni makapamahamak ni mo. Amen. Talawar mo ng mga tao sa gawas, na iuban, gibuwagan lang sa uyab, nagpakamatay. Yes. Bay, bay, gibuwagan lang kasi ng uyab, bay, hila ka, bay, ha? Babay, hila ka, pagkamatay na. Sagal ang pagkamatay, pero naapoy uban. Gabi sa gisigi ang buwag, 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 kaya buwag, panguyab, panguyab, panguyab. Nabantayan niyo? Dili-dila tungod sa problema. Si Santos Pablo declaro, but we glory in tribulations. And surely there is a tribulation. Wala promise ang Diyos ka na to. Gawal pagsulay sa tang nagbarungtan yung kaslahan. Wala promise ang ilong di kita magkasakit sa tang nakalagat ka niya. No! Wala promise na di kita magkalisod sa tang manalagat ka niya. Apala niya ang saad sa Psalms chapter 91 verse 15. We shall call upon me. Kaya pa nag mga points diha mga isyo kagiligil sa Ginoo. But in Zechariah chapter 4, if you review mga kapatid, si Zechariah, naatasan siyang musubo, praise the Lord, dito kang si Zerubbabel. He was sent by God to spoke to Zerubbabel. Zerubbabel was commanded by God through the prophet to rebuild the temple. Ini si Zerubbabel mga kaisunan gikan sa Egypt. Pero tao si sa Diyos. Siya niyang niuli siya mga kaisunan sa Jerusalem o sa ilang dapit. Migon si Zechariah, ikaw ang natasan na mo rebuild sa temple. But there's the problem. When si Zechariah iyang isugdan nga iyang itakdo, iyang tukuron pag-usap ang templo sa Diyos. I don't know kung physical or literal or spiritual meaning or interpretation. Ang Biblia naging on sa Zechariah chapter 4, nga adunay mga buntod. Hallelujah. Kami po nga. Glory! Yes. Hallelujah! Halata kayo kaya itong mga buntura ning babag sa pagtukod ni Zechariah. Yes! Amen! I-expect ginato kanunay ang mga challenges. Hallelujah! Amen! Templo mo ni Skino! Pero karo na ako yung problema! Iksono gigala, itagaan kang problema, labanguno ni mo kay nasayod ang Diyos kataya na ni mo. Yes! Ano mo lagi ko, Lord? Mas tako kong problema kaysa nila. Kay grabe kang kapasidad. Yes! Yes! Glory! Yes! Glory! Yes! Glory! Yes! Glory! Can God trust you with trials? Yes! Masaligan na ka sa Ginoo sa mga pagsulay? Yes! Or atong i-dip up ang Ginoo panahon sa pagsulay? Lord! 1 Corinthians chapter 10 verse 13. There hath no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that he can bear. For every test, for every trial, God will make a way that you can survive. That
Amen! Adunay mga buntot! Pero may nga ng Diyos ang Zechariah. Zechariah, tell Zerubbabel. Sabihan magdasi sa bato. Now listen, back in those days, ang ilang practice, sadyang magpukod sila o dako nga building. Una na lang dadoon mga iso, magdasi lang bato. Di pa na pundasyon. Magdasilag bato, mismo ang tag-iya kasagaran ang padaloon sa bato. Pagdala niya bato dito mismo. Ato na mga groundbreaking, kondisyo na groundbreaking. Pagdalaan na mga gaysunan sa bato, dito mismo sa pahong pahibutangan, sa pahong building, na pagatukuron, ibutang sa tag-iya ang bato. O mingon siya mga gaysunan, mag-proclaim siya ang mga nindot na butang para ato mabilding. Hantong mauman ang building, magdala na po nuglaing bato na usap aron magproklamar siya mga kaigsunan o blessing unsa nga proclamation nga makaayo ato ang building. Pero yes, mayroon ng Diyos Zechariah mauni po aton ni Zerubbabel. At doon ay mga buntot nga di mo ibaba sa paghimo sa templo apan padan asyad bato. Kung sila magdasyad bato, iyang ibutang dito unya sa tukuranan sa ang templo. O buhay mo siya, gracia! Gracia! Grace! Grace! Don't mind the mountains, but say and speak to the mountains. Grace, by the grace, by the grace, by the grace.
Apostle Paul, now listen to me, this is very important. Ngayon na ito sa climax. Apostle Paul, siya ang pinaka banggitan ng apostoles na nag-explain sa grasya o pato. Na naman halos sobra sa katunayan yung nasulat sa New Testament. Kung ikaw masamang diya, grabe ang iyong revelation. Hallelujah! Si Apostle Pablo, kung grabe ang dunay pagpalabot. Ngayon naman siya ang unang apostoles mga hintel. Dito niya ipasabot kung si kalainan sa kasuguan o sa grasya o sa pagtuo. Habang kabalo pa mo si Santos Pablo, di siya maayong mamulong kung wasya ay kasinatian. Yes! Sa mga taong maayong usahat, maayong mamulong apanwa sa buhay. Apan si Santos Pablo, unya sa maigbay sa mga churches, apan iyang nasinatian o bulsang revelations. So listen to me, yes, to their child. Ningon siya, ang di ko magpataas sa mga revelations nga akong nadawag gikan sa Ginoo. Na ako'y nakita na tao, I don't know kung nasa sa Espiritu o sa laos. 14 years ago, 14 katuwig ang ilabay. Nga ako nakita sa nag-isak daw sa katulong langit. Niingon si Santos Pablo. Pero kung imong mabantayan sa iyang mga sulat, wak siya may represent o galingon, pero siya kadto ang isak daw sa katulong langit. Amen. Di mabayaran ang experiences si Santos Pablo. Hallelujah! But what really excites me, kini nga chapter, niingon siya, aron di ko magmataas sa mga revelation nga akong nadawa ikaw sa Diyos. God sent me, God gave me a thorn in the flesh. Itagahan ko niya tulok sa lalamin. And he said, I asked the Lord thrice. Hallelujah. Aruniyan ni huwag tangon sa akong kinabuhi. Tulok ay gayon. May hangiro ko sa Ginoo. Hallelujah. Amen. Kung naata sa lugar ni Pablo, it's so unfair. Ang mga sakit, iya lang hikapon. Ang mga tao na doon ay balatian, iya lang hikapon, mabanaw. Ang mga tao patay, iya lang ang puwan, mabuhi. Apan wak siya kumbaga sa Ginoo, bisan ka tulog siya ang nag-apo. Mabing ka, unfair Lord. Akong ipangampo imong giayo, pero kining thorn in the flesh, I asked this already 3 times. Kaya mo na ito, ha? But God said, Paul, my grace is sufficient for you. Ang akong grasya, ito na kanino. Come on! Kaya ang akong dahon na nakita sa imong kanino.